Hello guys! Welcome back to my channel! So, eto, galing na naman tayo sa work. And, yun nga, kung nakapanood kayo nung una kong video na, yung una kong previous video ko, sinabi ko doon na nagwo-work ako sa Octagon, SM Calamba. Hindi naman po ako magrarant. So, ito lang naman po ay isang paalala para din po sa ating lahat kasi mahirap pa rin po talaga na magkaroon tayo ng COVID. Since nagtatrabaho po kasi ako sa SM, syempre nakikita ko po at napapansin ko kung ano yung nagiging sitwasyon. So, alam po natin na GQC na po, diba, dito at saka sa ibang lugar. So, maraming namimili, ganito, ganyan. Okay lang naman po yun kung kayo po ay talagang importante lang ang bibilhin. Or, wag na po kayong mag-groupings kasi sa totoo lang po, nakakapagtaka kung bakit nakakapunta sa isang pamilya, minsan tatlo. Kasi yun nga, diba, sa sales po kasi ako, so minsan magtataka ka na lang, oh bakit tatlo? Oh bakit ang bata pa nito? Diba, 21 to 59 years old lang po yung pwedeng lumabas. Pero since kung ganun nga po yung nangyayari, dapat tayo sa sarili natin, maging responsable na lang tayo, huwag po tayong maging pasaway kung hindi man kayo nasisita ng gwardya, dahil marami din po silang ginagawa. Minsan po talaga nakakalusot yun. Ang masaklap pa po kasi nito ang nangyayari. Kasi kami po, tatlo kaming naka-duty, kasi tatlo lang po ang allow sa amin. So, salitan po kami. Tapos, ang client naman po, tatlo lang din ang maximum. So, may nakapaskil na po kami dyan na one person per group. Minsan, nagagalit pa po ang customer kasi ang gusto nila, papasok sila lahat. Eh, may nakapaskil na nga po dun. At saka po, para rin po ito sa kaligtasan nating lahat. Minsan, maano pa na, ay, hindi ako sa inyo bibili kasi ano ba yan, bakit ganyan? Hindi nyo po ba alam ang sitwasyon na COVID nga po tayo ngayon? At saka sana huwag tayong maging palagay na, ay, ano, maluwag na, hindi kami nasisita. Kasi pag po tayo ay naging second wave, kung naririnig nyo po yun, mas malala pa at mas mahigpit pa ang mangyayari sa atin sa EQC. Kaya po sana, maging responsable na lang tayo bilang isang individual, yun po. Ito po naman ay hindi rant. Paalala lang po ito. Kasi yun po yung napapansin namin. At saka ito guys, napansin ko din na, di ba 21 to 59 years old lang yung pwedeng lumabas? Tapos, kung ikaw man ay senior at wala sa inyong ibang pwedeng lumabas, pwede ka pero sa essential lang. Pero nakakapagtaka sa amin. Meron kami naging customer na dalawang senior na parang siguro magkasama sa isang bahay sila kasi magkapatid ata sila. Kumbaga, dapat kung isa lang yung quarantine pass, di ba dapat isa lang? Minsan, magkakamag-anak pa sila. Tatlo, apat. Siyempre, pagdating sa entrance, hindi na minsan nasisita. Tapos, pag sinabihan pa namin na, ma'am, pasok na lang po kung sino representative or sir, nagagalit pa sa amin. Dapat po marunong tayong sumunod dahil para din po sa atin ito. Kung mang maluwag sa daan at kayo nakakapagpabalik-balik, alam niyo naman po sa sarili niyo kung ano po yung hindi dapat at dapat gawin. Dapat gawin niyo na lang po yung tama. Huwag na kayong pumunta sa SM kung mag-uuli lang po kayo o magpapalamig. Dahil marami po pwedeng mangyari. At saka para na rin po yung sa family nyo, diba? Huwag po tayong maging kampante talaga dahil hindi po natin alam kung ano yung mangyayari. So, dapat talagang maingat tayo. Kung magagala lang po kayo, magpapalamig, huwag na lang po kasi hindi rin po ganun kalamig sa SM ngayon kasi hinihinaan po talagang aircon dahil nga po para maiwasan po ang maraming tao. Ayun lang naman guys yung napapansin ko. Kaya, paalala lang naman to kasi yun nga, given na po yung halimbawa dalawa kayo. Dahil halimbawa, kailangan po talaga ang mga laptop dahil nga po ngayon marami nag-home base. Makikiswipe ka. Parang yung pa po given pero yung
Kasama mo nanay mo, tatay mo, anak mo, kapatid mo. Apat kayo. Diba? Parang mali naman po yun. Dapat sumunod po tayo sa policy. Kung ano po ang dapat natin gawin para din po makausad na tayo at matapos natin ang problema ng ating bansa. Kasi kung lahat po ay pasaway, wala talagang mangyayari. Yung pandemic hindi talaga matatapos. Kasi ang nakalagay nga dun is dalawa nga po talaga ang kalaban natin. Yung mga taong pasaway na hindi marunong makinig at saka yung mismong COVID. Kasi nga, imbis na mag-ingat kayo, parang lalo pa kayong napunta sa delikadong lugar, diba? At saka yun nga guys, kaya din po sinabi ko ito, dahil pag po ang mall ay nakita ng governor ng bayang ito at super pasabay pa rin, pwede po kasing ipaklose niya. Totally mawawalan po ng trabaho yung iba dahil nga po pasaway, wala pa po kayong mabibilhan. Kaya dapat sumunod po tayo para hindi po maipasara. Kasi marami po nagko-comment na ipasara nga po yung SM Kalamga. Kasi nga po nung 18, kasi ngayon is May 20. Nung May 18 guys, as in dun sa hanay, dun sa labas, as in dikit-dikit talaga na picturean yun. So may mga nagko-comment sa page na isara na daw ang SM Kalamba. Kasi nga hindi po mapagsabihan ang mga tao. Kaya sana po maging disiplinado po tayong lahat. Para sa atin din po yun. So ayun lang naman po. Sana po matuto po tayong lahat. So maraming salamat po sa panonood at sana po nakapagbigay po ako ng yun nga, advice sa ating lahat. Yun lang. Please don't forget to subscribe and like this video. So see you ulit sa susunod kong vlog. Thank you for watching. Bye-bye.